Sa mga balitang mayroong pag-asa, kauna-unahang Sabbath School Teachers Convention, idinaos ng North Philippine Union Conference sa Baguio City. Digital Media Missionary Seminar, masayang dinaluhan ng volunteers and communicators sa Southern Luzon Mission. Adventist Youth Leaders sa buong Oriental Mindoro area, magkakasamang nakinabang sa Leadership Training Camp. NPUC Publishing Ministries Department, pinangunahan ang muling pagsisimula ng Student Association of Literature Evangelists sa Palawan Adventist Academy. 33 bagong master guide kinilala at itinilaga ng Lipa Seventh-day Adventist Pathfinder Club. Sa paglilingkod, Central Laguna District Fellowship, matagumpay na idinaos sa pagtutulungan ng Women's Ministries Department at Seniors Association. Bagong Adventist Worship Group sa Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon, nabuo dahil sa pangunguna ng Diyos sa mga paglilingkod ng Chaong Seventh-day Adventist Church. Family Camp, nagdulot ng masaya at pinagpalang karanasan sa mga Adventistang pamilya sa Cabuyao District. Lahat ng iyan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Conference sa Luzon. Nasa 680 mga delegado ang masiglang dumalo sa kauna-unahang Sabbath School Teachers Convention sa pangunguna ng North Philippine Conference Sabbath School Ministries Department sa temang Equip to Witness. Ito ay dinaos sa Baguio Adventist Training Center, Mountain Provinces Mission, Baguio City at nagdulot ng mga bagong kaalaman at inspirasyon sa paglilingkod ng mga butihing Sabbath School Teachers. Ang kabuuang detalye nasa balitang may pag-asa ni Bren Estrito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa pangunguna ng Sabbath School Ministries Department, ay ginanap ang Sabbath School Teachers Convention o pagtitipon ng lahat ng mga tagapagturo at leader ng Sabbath School sa mga lokal na simbahang Adventista sa buong teritoryo ng North Philippine Union Conference. Yung na-train ninyo na Sabbath School Teachers, sila rin po ay natututo na rin mag-train pa ng iba. Hindi lang sila nanatiling Sabbath School, kundi sila po ay trainer pa rin ng Sabbath School teacher. Eventually, the church would become a movement of Sabbath School teachers. Sa temang Equip to Witness, ang naturang convention ay idinaos sa loob ng 2 hours at 1 gabi sa Baguio Adventist Training Center, Mountain Provinces Mission Headquarters, Navy Base Road, Baguio City. Doon ay magkakasamang pinagpala at nakinabang ang nasa 680 delegado sa mga lektura at presentasyon na naglalayong magbigay ng inspirasyon at mabuting pagbabago sa paraan ng pagtuturo ng Sabbath School teachers, maging ang kanilang pagpapacilitate sa Sabbath School class at program sa kabuuan. Nabuo itong convention na ito dahil parangalan natin, bigyan nating pansin halaga ang mga Sabbath School teacher. At the same time, ay patuloy silang mabigyan ng mga tools para ma-equip sila kung paano mas maigi pa at mas maayos pa ang kanilang pagtuturo sa iglesia o sa Sabbath School class. Sa mga bagong kaalamang ibinahagi doon, ang malawakan at malaking pagtitipong gaya nito ay nagdulot ng panibagong sigla sa paglilingkod at pakikisangkot ng bawat Adventistang membro, kaya naman, mahalagang idinadaos sa mga napapanahong pagkakataon. Sa ating iglesia ay kinakailangan ang ganitong mga congress, mga conferences at mga big gatherings para ma-inspire natin ang mga kapatid to fellowship with one another at higit sa lahat ma-equip sila para sa ganon ay maging effective and efficient na mga leader sila ng ating mga iglesia. Ang convention ay napuno ng lectures, presentations, group dynamics, testimonies at iba pa na lubos na naging kapakinabangang ipinagpapasalamat ng lahat. Ako po ay very happy, tuwang-tuwa po ako na meron po tayong Sabbath School Teachers Convention dito sa Baguio. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga Sabbath School teachers, Sabbath School leaders sa ating iglesia
ang inyong commitment and dedication po. Maraming salamat. Ako'y labis na nagpapasalamat. Dahil po, akala ko ay okay na akong teacher ng Sabbath School. Hindi po pala. Nang aking mapakinggan ang mga nag-lecture, nagbigay ng seminar, training. Sa uling araw, naging tampok ng bahagi ng programa sa hapon ang pagbibigay ng pagkilala sa mga Sabbath School teacher. Doon ay tumanggap ng sertipiko at plaque ang mga teacher na masigasig na nanguna at nagturo sa Sabbath School sa loob ng 5 hanggang mahigit 50 taon. Natapos ang convention sa commitment ceremony at lahat ng nagsidalo ay umuwing taglay ang panibago at matibay na pagtatalaga sa gawain at pagdilingkod sa Sabbath School. Ang puso ng simbahang Adventista. Nag-aatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Baguio City, Bren Estrito, para sa Hope Today, NPUC News. Magkakasamang nakinabang ang volunteers and communicators sa isinagawang Digital Media Missionary Seminar sa Southern Luzon Mission. Sa panguna ng Adventist World Radio Center for Digital Evangelism, ang mga nagsidalo ay nagkaroon ng mga bagong kaalaman kung paanong mas magiging epektibong tagapagdala ng mabuting balita sa kasalukuyang panahon sa pamamagitan ng digital media. Ang Balitang May Pag-asa, hatid ni James Matthew Burse. Isang mission-wide digital missionary seminar ang sinagawa dito sa Southern Luzon Mission. Narito ang aking ulat. Nilahokan ng mga media volunteers at communicators ang seminar na pinangunahan ng grupo mula sa Adventist World Radio Center for Digital Evangelism or AWR-CDE. Layunin ng seminar na ibahagi ang mga simpleng mga paraanan upang maging epektibong digital missionaries. By a simple click, you can be a digital missionary. Anong ibig ko sabihin simple click? Ibig ko sabihin doon, you can share the videos being done dito sa SLM, Southern Luzon Mission, yung sa Hope Channel natin, yung AWR pages natin. We can share that. We can pray for 5 of our friends online and share that. Ano pa? If you know how to sing, you know how to pray, you know to share something, record it. Kung ayaw mo ma-post again sa social media mo, isend mo sa kaibigan mo. Dito nakaangkla ang mga topikong tinalakay ng mga tagapagsalita. Isa nga rito ay kung paano maging responsable sa paggamit ng ating social media accounts. So sa lecture na Responsible Christianity, ine-educate ang bawat individuals na mas maging responsible sa digital world. Kahit na may mga trendings, so hindi ibig sabihin nun na gumagamit tayo ng social media para makisabay sa kanila, kundi maging opportunity to para mas mapakilala pa natin ang ating Panginoon. Sa 6 na lektura na binahagi, aktibong nakinig at nakilahok ang mga delegado. Isa rito si Irish Howe na ginagamit ang social media sa pamamagitan ng mga reels at videos. So ngayon po, ginagamit ko po ang Facebook account ko para ma-reach po ang mga friends ko na nandoon. Sa kasalukuyan, meron po akong 4.6 friends, online friends, and hopefully sa mga ginagawa ko pong reels and videos, marami po akong maabot. And naparating sa kanila ang mabuting balita. Ginagamit naman ni Vanja Shakirab ang kanyang talentong lumikha ng orihinal na makanta upang makapagbigay ng pag-asa. Isa pong opportunity yung magamit tayo ng Panginoon, lalong-lalo na po sa paggawa ng mga music video, composition. Isang pagpapasalamat sa ating Panginoon itong opportunity na to at talento na ginagamit tayo sa mga ministry. Dahil sa ginawang pagtitipon ng mga digital missionaries, mas napaigting ang adikain ng bawat isa na magpagamit sa gawain ng Diyos. Ang direction ng Center for Digital Evangelism is really to make sure na yung mga comments, yung mga prayer requests, yung mga questions ay masagot. Hindi sila maiwan ng walang nangyayari. Ang direksyon natin ay hindi lang makilala ang Communication Department ng Southern Luzon Mission, kundi makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga kapatid sa digital platform. SLM Digital Missionary Seminar, I will go! Tunay nga na napakarami pang tao ang kailangan bigyan ng mensahe sa digital world.
Kaya hangad ng bawat isa na nagsipagdalo na maging kabahagi at maging digital missionaries. Mula dito sa Southern Luzon Mission, James Matthew Burs na nagbabalita para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagtipon at nakisangkot ang Adventist Youth Leaders and Presidents mula sa buong Oriental Mindoro area sa ginanap na Leadership Training Camp sa Blue Resort Mabuhay Rojas, Oriental Mindoro. Doon, ang mga kalamang ibinahagi sa kanila ay nagpaunlad sa kanilang leadership and social skills at nagbigay ng malaking pakinabang sa kanilang paglilingkod sa simbahan bilang mga youth leader. Si Chantel Pancubit ang may hatid ng balitang may pag-asa. Upang mas mahasa ang pamumuno ng ating mga kabataan, nagsagawa ng area-wide leadership training camp ang buong Oriental Mindoro sa Blue Resort Mabuhay, Rojas. Sa pangunguna ng Omangyan President Sister Mr. M. Villegas, nabuo ang temang I Will Go to Guide and Serve in the Mission. Ang programa ay dinaluhan ng mga youth leaders at assistant youth leaders ng bawat simbahan sa buong Oriental Mindoro. Ako po ay binigyan niya po ng opportunity na makasama dito sa leadership camp na kung saan ay natuto po ako na makipag-socialize at makipag-kaibigan na lutigit. Kahit tayo ay nakararanas din ng mga ilang pag-ulan, ay tayo ay naririto pa rin at tayo ay patuloy na tumutugon sa panawagan ng ating Panginoon na tayo ay patuloy na makilahok sa ganitong gawain at upang tayo ay patuloy ding lumago, upang tayo ay manatiling masigla at tayo ay magkaroon ng katatagan sa ating paglilingkod sa kapanahonang ito. Sinuportahan ng mga pastor kasama ni na Pastor Wally Panaglima, dating presidente ng South Central Luzon Conference, at ni Pastor Victoriano Porteza, ang pastor ng simbahan ng Mabuhay. Aking inaasahan sa training ito, uuwi sila na nasanay, natuto sa maraming mga bagay. At nakikita ko naman, may magandang kinabukasan ang mga delegadong ito sa ikabubuti ng ating church. Ito'y napakabuti na ma-equip ang ating mga kabataan sa enhance and enrich and outreach program sa ating church. So thank you very much. God bless. Dito sa programang ito, ang humigit kumulang 90 mga kabataan ay tinuruan ng mga aspeto ng isang leader ng kabataan tulad ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad, tamang paraan ng pagsasagawa ng pagpupulong, mabisang paggawa ng strategic planning at iba pa. Leadership camp na kung saan ang mga AY leaders and AY associates ay binuklod sa pagkakaisa na ito'y magbibigay ng maraming kaalaman patungkol sa kung paano mag-lead sa kani-kanilang mga churches. Kaya nga, inaasahan ng Omangyan Federation na itong gawain pong ito'y magkaroon ng malaking benepisyo lalong higit sa atin pong mga espiritualidad at pagpalain po tayo ng atin pong Panginoong Diyos. Mula dito sa Rojas Oriental Mindoro, layunin maghatid ng mga balitang may pag-asa, ako si Chantel Pancubit para sa Hope Today NPUC News. Kasabay ng bakasyon para sa ating mga mag-aaral ay muling sinimulan ang SALE o Student Association of Literature Evangelists sa Palawan Adventist Academy sa Nara, Palawan. Mapabalik ang unang nagsimula ang nasabing programa sa Academy noong 2019, subalit nahinto ito ng dahil sa nagdaang pandemya. Tunghayan ang layunin ng programang ito ng North Philippine Conference Publishing Ministries Department sa balitang may pag-asa ni Novelet Escarcha. Upang mas mapalaganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng literatura, ang NPUC Publishing Department ay nagsagawa ng isang promosyon patungkol sa literature evangelism. At sa ikalawang pagkakataon ay muling sisimulan ang Student Association of Literature Evangelists sa Palawan Adventist Academy. Bumisita ang mga kagawaran ng North Philippine Union Conference Publishing Ministry Department sa Palawan Adventist Academy upang pasimulan ang isang ministeryong kalalahukan ng mga estudyante, ang SALE o Students Association of Literature Evangelists. Sa pangunguna ni Pastor Abraham Del Rosario, NPUC Publishing Director, Pastor Armando Ogmar, NPUC LMS Director at Publishing Associate Director, Ms. Loida Omega, NPUC LMS Dean,
kasama ng mga LE ng South Palawan at ni Pastor Job Familiar, PM Publishing Director, kanilang ibinahagi ang kanilang mga kaalaman patungkol sa kahalagahan ng literature evangelism. Ang kahalagahan ng Literature Ministry Evangelism, ito ay missionary work. Ito ang paraan upang maidala ang mga babasahin at sa pamagitan ng babasahin, malaman nila ang katotohanan. Ito ay gawaing nagpapasimula ng kaharian ng Diyos sa bawat puso at sa bawat tahanan. Din bahagi ang mga estudyante sa evangelism na ginagawa sa pamagitan ng printed pages. Makapag-share sila ng mga free leaflets, makapag-offer sila ng panalangin, Bible study, para maka-earn sila ng finances para masuportahan yung pag-aaral nila. Yun yung missionary activity ng mga estudyante natin during summer time. Unang naisakatuparan ang nasabing sale sa akademya noong taong 2019, ngunit ito ay hindi pa nasusundan dahil sa dumating na pandemya. At ngayon na bumabalik na silati ang lahat, muling bubuksan ito sa mga estudyante. Mayroon nang humigit kumulang 60 mga PAAians ang nagkumpirmang sasali sa naturang gawain at nagaantay pa sa iba pang mga estudyante na nagnanais na makisangkot sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga aklat. Ito ay magsisimula sa June 18, 2023 at magtatapos bago dumating ang susunod na pasukan. Gusto ko pong sumali ngayong summer sa Literature Evangelist dahil gusto ko maka-experience ng bago ngayong summer at gusto ko mag-serve sa Panginoon. Pag sumali po ako doon is marami pa po akong mababahagihan ng salita ng Panginoon at makakakilala sa Kanya at maliligtas ka gaya ko din. Buo ang suporta ng Palawan Adventist Academy sa Ministry ng Literature Evangelism sa pag-send ng mga students and teachers para sa summer program ng student ng canvassing work. Ang Panginoon ay may iba't ibang paraan upang magamit ang kanyang mga anak sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita, kabilang dito ang literature evangelism. Kaya nga tiyak na nagagalak ang langit sa pagpapaunlak ng mga kabataan na makibahagi sa ministeryong ito. Mula rito sa Palawan Adventist Academy, ako si Novelette Escarcha, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News. Kinilala at itinalaga bilang ganap ng mga bagong master guide ang 33 trainee ng Lipa Seventh-day Adventist Pathfinder Club. Sa investiture ceremony na idinaos sa Lipa Central Seventh-day Adventist Church, ito ay matapos nilang pinagdaanan ng halos isang taong pagsasanay na bahagi ng Pathfinder program at ngayon ay inaasahang gagampanan nila ang mga tungkulin at paglilingkod bilang mga master guide. Ang kanilang matagumpay at nagpapatuloy na Pathfinder Ministry, balitang may pag-asa ni Cherry Pabyala. Ang pagiging master guide ang isa sa pinakamataas na ginagawad sa mga Adventista bilang mga leader dahil ito ay pundasyon sa pamumuno sa ministeryo ng mga kabataan. 33 mga bagong master guide ang na-invest mula sa Lipa Seventh-day Adventist Pathfinder Club na ginanap dito sa Lipa Center Church na may tema, Carry On. Maligayang nakatapos ng humigit-kumulang isang taong pagsasanay, pagharap sa iba't ibang gawaing kaakibat ng Master Guide Curriculum at matagumpay na evaluation ay sa wakas, idineklara na ang mga Master Guide trainees bilang ganap na Master Guides sa pamamagitan ng Investiture Ceremony na pinangisiwaan ng South Central Luzon Conference Youth Director na si Master Guide Pastor Zaldi P. Estrada bilang Investing Officer. Ang kahalagahan ng Pathfindering Ministry sa church ay naghahati dito ng magandang pagtanaw ng mga kabataan, mga kapatid tungkol sa paglilingkod. At ang Master Guide is the highest level ng leadership training ng Pathfindering. Kaya ito ay ini-invest. Bagamat ang ilang mga programa at aktibidades ay kasabay ng pandemya, hindi ito naging hadlang upang matulungan ang mga trainees sa kanilang training via physical at online. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Siya ay gumagawa ng paraan upang ang mga kabataan ay mahasa sa mga ganitong gawain at mahubog sa paglilingkod.
When God called me to be a master guide, hindi ko po alam noon kung magagampanan ko ba yung tungkulin ko. Pero nung nasa training na ako, doon ko na-realize na really, God is directing my path. Madami pong nabagay sa akin spiritually sa training na ito. Kung dati po ay pahiyahiyain ako, ngayon ay wala nang hiyahiya sa gawain ng Panginoon. And with this training po, I've overcome my weaknesses and I've been exposed to various activities na nakapagpalabas sa akin sa aking comfort zone. Ang mga bagong master guides ay kabilang sa iba't ibang lokal na simbahan mula sa distrito ng Lipa. Hindi lamang kabataan ang nakisangkot, maging ang mga leader ng simbahan ay nakalahok sa pagsasanay na ito. Katulad ng kanilang temang carry on na may kahulugang magpatuloy, sila ay nagtatalaga na masusundan at ipagpapatuloy ang kanilang nasimulan kasabay ang hamon bilang isang ganap na master guide. Ang maipapayo ko lamang sa ating mga bagong master guides ay sila ay magpatuloy sa kanilang sinimulan upang lalo silang mga maging epektibo na mga leader ng bawat iglesia. Dalangin natin na magpatuloy ang pathfindering program ng ating iglesia upang maihanda ang ating mga kabataan sa lahat ng larangan at pinakamataas na paglilingkod. Ang sabi sa Ecclesiastes 9 verse 10, anuman ang masumpungang gawin ng inyong mga kamay, gawin mo ng buong lakas. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Cherry Vergara Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Buong siglang nagtipon sa kanilang district fellowship ang mahigit 200 Adventistang kapatiran sa Central Laguna. Ang kanilang masaya at pinagpalang pagsasama-sama na idinaos sa Pagsanhan Laguna ay pinagpala ng Diyos at magkatuwang na pinangunahan ng Women's Ministries at Seniors Department ng kanilang distrito. Ang detalye sa kanilang programa doon, Balitang May Pag-asa ni Alison Año Nuevo. Sa temang, We Will Go Home, We Shall Be Like Him, ay nagtipon-tipon ang mga kapatiran ng distrito ng Central Laguna para sa kanilang district fellowship sa pangunguna ng Women's at Seniors Department na ginanap sa CLA Activity Center, Pagsanghan, Laguna. Ito ay dinaluhan ng mahigit 200 miyembro ng iglesia. Nauhing tagapagsalita si Mrs. Virginia T. Cueto, NPUC Tax and Compliance Services Manager, na masiglang nagbahagi ng napapanahong mensahe tungkol sa paghahanda sa nalalapit na pagdating ng Panginoong Jesus. Isang malaking kagalakan at ako po ay pinagpala personally na maimbitahan dito para maging speaker sa fellowship ng Central Laguna na ang tema po I Will Go Home, We Shall Be Like Him. Talaga pong kailangan nating maging handa para maging karapat-dapat tayo doon sa langit ng bayan. Ito ang napakagandang tema na kailangan sa araw-araw tayo magkaroon ng malalim na personal na relasyon sa ating Panginoon. Nagkaroon din ng tribute para sa mga natatanging kababaihan na nagsilbing haligi ng mga iglesia sa buong distrito. Kasama sa naparangalan ay sina Sister Carmen Rodriguez from Lumban SDA Church, Sister Luz Briones from Santa Cruz SDA Church, at Sister Eva Ramos from Pila SDA Church. Binigyang parangal din ang mga bisita na sina Sister Consolacion Tauro at Ma'am Esther Dakila para sa kanilang di matatawarang serbisyo sa gawain ng Panginoon at pagbibigay inspirasyon sa mga kapatiran. Layunin ang maghatid ng balitang may pag-asa mula sa Central Laguna District ng South Central Luzon Conference. Ako po si Alison Dienaburn D. Año Nuevo, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Bagong Adventist Worshiping Congregation o grupo ng mga Adventista ang nabuo at magkakasamang nanambahan sa Barangay Sampaga, San Antonio, Quezon. Sila ay bunga ng pagpapala at pangunguna ng Diyos sa masigasig at masiglang paglilingkod ng mga miyembro ng Chaong Seventh-day Adventist Church. Ang kwento ng nagtatagumpay at lumalagong gawain ng Ebanghelyo sa bahaging iyon ng Quezon Province.
Balitang May Pag-asa ni Ivy De Los Reyes. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumasagana sa mga kapatiran ng Chaoong Adventist Church sapagkat matagumpay na nakapagtatag ng isang worshiping group ang Panginoon sa Sampaga, San Antonio, Quezon. Masiglang sumimba sa araw ng Sabat ang bawat isang kapatiran at mga non-Adventist friends na taga-Sampaga. Pinangunahan ni Pastor Modesto Adap ang pagbabahagi ng mabuting pabalita at ang pagtatalaga sa mga magtataguyod na leader ng pagsamba sa nasabing lugar. Ang worshiping group na ito ay paghahanda para sa panukala ng Panginoon na magkaroon ng bahay-sambahan sa bayan ng San Antonio sa mga susunod na taon. Ito ay pangungunahan ng masisipag at masisiglang kapatiran para manurture ang mga kaibigan nating nais pang lubos na makilala si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Tunay nga namang kagalak-galak na makita na ang gawain ng Panginoon ay lumalago sa iba't ibang sulok ng mundo. Naghahatid ng Balitang May Pag-asa, Ivy De Los Reyes, para sa Hope Channel News Today. Masayang idinaos ng Cabuyao District ang kanilang family camp ngayong taon sa Adventist University of the Philippines campsite Silang Cavite. Sa layuning paglapitin ang mga pamilya, samantalang sila ay magkakasamang lumalago sa pananampalataya at magkaroon ng hangaring humayo at maglingkod, ay kanilang pinagsaluhan ang mga aral at masasayang karanasan na nagdulot ng inspirasyon sa bawat pamilyang nakisangkot. Si Jobel Rioberos ang may hatid ng Balitang May Pag-asa. Pamilya at paghayo, yan ang layunin ng Cabuyao District sa kanilang Family Camp 2023. Kaya naman narito tayo ngayon sa Adventist University of the Philippines campsite para saksihan ang mga pamilyang nagsama-sama para sa programang ito. Ang Family Camp ay taunang programa ng Cabuyao District na may layuning paglapitin ang mga pamilya at magkakasamang lumago sa pananampalataya. Tumagal ng 3 araw ang nasabing aktibidad na nakasentro sa temang I Will Go With My Family with Urgency. Napuno ng mga mensaheng espiritual at mga aktibidad na nagsusulong ng pagkakaisa ang kahabaan ng programa na siya namang masiglang sinalihan ng mga pamilya mula sa iba't ibang iglesia ng distrito. Sobrang saya. Sa sobrang saya, bitin. Sana maulit at pag naulit, talagang paghahandaan ko rin to. Tapos masaya din maging committee. So, sa mga kabataan natin, suportahan natin itong family camp talaga. Kabilang sa mga panauhing tagapagsalita ay sina Brother Carl Dave Parejas sa unang araw, Brother Paul Marlinga sa programa sa hapon ng Sabado, at espesyal namang naghandog ng mensahe sa araw ng Sabat si Pastor Jerry Tamparong. Masigla namang pinangunahan ang kabuuang programa ng Family Ministries leader na si Sister Zay Cabag-Iran, katuwang ang district pastor ng distrito na si Pastor Erniel Medina. Ang layunin nito ay mas lalong maging mahigpit ang pagsasama-sama ng ating pamilya at ng ating distrito dito sa Cabuyao, at upang mapalago natin ang ating espiritual na pamumuhay. Upang sa ganon, kung tayo ay kailangan ng hikayati na lumabas sa ating mga simbahan, ay handa hindi lamang ang mga magulang, kundi kasama ang mga anak at buong pamilya na lalabas at maibahagi ang mensahe ng ating Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos na nasustain po ang ating camp. Binigyan niya tayo ng napakagandang lugar, bukod doon ay napakagandang panahon. Hindi po tayo binagyo, hindi rin po tayo pinainitan ng husto. Maraming salamat din po sa lahat ng facilitators po natin sa ating pong camp. Actually, ako ay natutuwa dahil nakita ko paano gumalaw ang mga facilitators ng distrito. Magmula sa documentation, ang Captured Media Ministry na palaging nandyan. Ganon din ang ating pong family leaders sa katauhan ni Sister Zay at sa kanyang mga kasamahan. Purihin at pasalamatan natin ang kasasaasang Diyos. So, sa sunod po uli na family camp, nawa na ang support po ng mga kapatid ay magpapatuloy at lalong mailapit ang bawat isa sa ating Panginoong Jesus. Patuloy nawang lumago ang mga pamilya sa distrito
kasabay ng bawat isang paghayo na may pagtutumulin. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jobel Riveros para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DCXL, DCRJ at DCRH. Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan, mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at mga pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media posts. Mula dito sa North Philippine Union Conference, ako po si Pastor Joel Sarmiento at ito ang Hope Today, NPUC News.